Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayun, nais ko nga palang magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at nanonood sa aking channel at sa lahat po ng mga nagsasubscribe. Maraming salamat po. At syempre, eto, nakikita nyo ngayon kung sino ang ating nasa video. Walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito sa video, bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte, siya ay nagbitaw ng mga maanghang na salita laban sa ABS-CBN at pinangalanan niya ang mga kawatan dito sa Pilipinas. Ayan ha, bago matapos ang kanyang termino, talagang gigisahin niya muna, talagang bibira muna ang ating Pangulong si Rodrigo Duterte. Huwag na nating pagtagalin at sabay-sabay nating panoorin. Pasok! I will just have this photo para muna ni Akunda doon. Ni Atanan. Concession of waters renewed and renewed and renewed and renewed forever. Pero kani sila, kunyari, na sila'y foundation, tapang sila sa mga pobre, mga estudyante. That is po a tone for their sins. Kaneng mga dokumento akong gina-simplified naman eh. Masabtanan ninyo. And to think nga kaneng distributor, anak ka nang, sila yung magbuot o kanosa. And that is contained in a contract that was signed by these two companies with government outside of the Republic of the Philippines. I think it was signed in Malaysia. Naangari mo ba sa ninyo na umaga-kansi sila kudot lang kay kabalikas ko eh, ang tagtubig. Nauhaw. Mingon sila sa ako kasi si Duterte bastos o baba. Putang ina, bastos o baba. Kaya tanawa ang ilang gibuhat sa akong nasod. So, mabasa na lang, kindly print this. I would like to, I was once a presiding officer, dire. Ang iyong tamog-usab na i-print ninyo and give it to the people. Naasa bill sa resibo sa tubig sa Manila, water enhancement fee. Hiboga kung sana para daw na sa clean water treatment ang planta ana diha sa Harrison Plaza padung sa dagat. Pero limpyuhan una ang mga tubig sa mga tanan, bacteria, virus, anything that would spoil. It was placed there in the contract in 1957. Pila na katuig, wala giusak yun katubo nga nabutang diya sa water treatment and there is no water treatment at all. Wala. And they have been collecting that money from the people and until now no reimbursement or return of the money has been made. Ana kahangul ng mga dato. And that is why when I went to go on an expose Ayala in the front pages of the national dailies apologized to me. Then followed by Pangilinan. Ngano mangayo man sila pasaylo? Then I told them, why? Ako, bakit sa akin? And they were old. It is owned by the people. You owe an apology dito sa mga tao nga inyong gikawatan, inyong gimaniobra to make it legal.
tanang ABS. Anak ka ng putang ina niyo. You were all the years enjoying the patronage because you were close to the powers that be. May na lang kaya wag mo dawat sa inyong tabang sa ako. I kept a distance. Just like Lucio Tan, who had an obligation of 10 billion, wag yun niya mabayari pila na ka-presidente. So, pag-abot na ako, giingnan ako sila. I will give you just 3 days. Make some reparations or I will close all of you. Kamong Water, they were threatening to close it. Giingnan ta mo. That was the time that I told them, you do that, I will declare martial law. Kuhaon ako tanan inyong propiedad and I will ask the armed forces to operate sa tubig. Eh, sundalo ka mo, oh, mana. Muna ako, ABS-7 never paid taxes. Ang ilang property, isa ilang, Torrens title. Ang nakabutang lang ito, and they have been paid, or they were they paid for, na ang naangat to sa, ang ABS-7 compound was 4 something hectares. Pero if you would look at EBS, it's really a block dire, usagod ka bloke, dan. And yet every time they pay the property tax, katong gigamit nilang spurious owned by the spouses, maybe many years ago, that was separated from the mother title. Muto ilang nakuha, muto ilang ginabayran. Ana kakawatan ang ABS-CBN. Kaya tinira ko talaga sila. Talagang, I used the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. Yung Milo is in Makati. Katumurag junkyard sa PNR. Excuse me. Pila katuig gi-occupy sa mga prieto, kanantag iya sa Mr. Donut. And even ang Mr. Donut na ay utang sa gobyernong so many millions. Wa na nila bayrihan tod karon. Og ang gikita sa mile long, kay ilang mang gibutrang umatindahan, ang kita ni ana, what was earned by the land of its use, ilang gibulsawa nila bayri. Muna sila preto, muna sila. Muna ang inquirer kusukay mga take. That's the reason. Kahit magkagulo ang Pilipinas, maabot na sa panahon ni ana, og naap ako, firing squad tamunta na. Firing squad tamunta na. I will give you the ultimate dose of your anak franchise kanang nailinya na amang yung gwapong linya sa nahibaw ang mga engineers ana na anay linya nga gwapo nga diha choice dere kay mo daghag maabot. Alam mo, it's given free so long as you have the bona fide intention of setting up a network, radio, whatever, okay lang yan.
it was given free, pero katunang daghan ang i-apply because I was so, to use the word, despondent over itong mga smart sa dugay, sa daghang charges. Ginan ako nga naapay usan. This one coming up. And there's another one coming up. I hope that it would really be spread. Ayon mga kaibigan, at ating natunghayan ang speech ni Pangulong Duterte. Talagang matindi talaga si PRRD. Talagang pagbumana talaga, dire-direcho. Yan ang isa sa mga tumatak sa ating lahat. Yung pagiging prangka ni President Rodrigo Duterte. Talagang pag ikaw talaga, bibirayin niya, bibirayin ka niya talaga. At syempre, maanghang na salita ang mga binitawan ni Pangulong Duterte. At sinabihan na kawatan ang ABS-CBN. Syempre, sinasabi na mga hindi sila nagbabayad ng buwis. Matagal na silang nagpakasasa. O, nung naupo si Pangulong Duterte, ayun. At ano kaya ang kahihantungan uli ng ABS-CBN ngayon? Ngayon, iba na naman ang magiging presidente. Magkaroon pa kaya? O talagang tuluyan ang mawala? Ayan, ang aabangan natin sa mga susunod. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace!